Tuwing makakabahan natin. Tunay nga Panginoon, makakasundo natin ang kalayaan sa iyo. Magiging malaya kami sa lahat ng mga problema. Magiging malaya kami sa lahat ng alalahanin. Magiging malaya kami sa lahat ng bisyo, Panginoon. Magiging malaya kami sa lahat ng bagay na pumibigil sa amin upang sa pagkakit ka namin ng ayon sa iyo, Panginoon. Muli, Panginoon, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang kabuuan ng programa sa ito. Aagirin po namin ang mong Diyos na dahil kasama ka namin sa aming kalagitnaan. Ngayon pa lamang ay answer prayers na kami. Ngayon pa lamang ay magaling yung malakas na kami. Ngayon pa lamang ay magbusa na kami malaya. Ito ang aming sabot sa kalangin sa mga pamilihan ng pangalan sa Yesus at kaya sa aming pananalangin ang aming inibergen na si Maria. Sa kanilang ang anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ating pong purihin ang Panginoon. Sa mga malawag na lang Biblia, nagiging natin ang dalawang kamay sa
po at ang ating dibdib. Ito po ang sinasabi. I have the right to do anything, you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but I will not be mastered by anything. You say, food for the stomach and the stomach for food, and God will destroy the food. The body, however, is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. By His power, God raised the Lord from the dead, and He will raise us also. Do you not know that your bodies are members of Christ Himself? Shall I then take the members of Christ and deny them with a prostitute? Never. Do you not know that he who unites himself with a prostitute is one with her in the body? For it is said, the two will become one flesh. But whoever is united with the Lord is one with him in his spirit. May magsasabi, malaya akong magagawa ng kahit ano. Ngunit ang sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay ay nakabubuo. Maaari ko rin sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano. Ngunit hindi ako magpapaligid sa anumang bagay. Sasabihin naman ang iba, ang pagkain ay para sa kiyan at ang kiyan ay para sa pagkain. Totoo yan. Ngunit pareho ang sisirain ng Diyos sa kamay ko. Ang katawan ay hindi para sa moralidad, sapagkat ito'y para sa paglilingkod sa Panginoon. At ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. Muling binuhay ng Diyos si Jesucristo at tayo man ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong mga katawan ay mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang maging bahagi ng katawan ng isang babae ng gabinda ng inyo? Hindi. Hindi ba ninyo alam na nagiging isa ang katawan ng mayroong babae at ng nahihipagdari sa kanya? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang dalawa ay nagiging isa. Ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nakikipag-isa sa kanya, sa Espiritu. Mga minamahal ng kapatid at mulang sa pananampalataya, ito po ang salita ng Diyos. Talampakan muli natin siya. Kamusta na po kayo? Kristiyano sa pangalan, Kristiyano sa salita, o Kristiyano sa gawa.
na maging banal. Therefore, walang patutunguhan na pagiging Kristiyano. Hello po. Amen. Our aim as Christians is to be holy. Our aim bilang mga talasunod ng ating Panginoon sa Kristo ay magkaroon ng isang buhay na banal, gana, at kasiyasya. Amen po ba? Kasiyasya hindi lang sa ating paningin, kundi kasiyasya sa paningin ng Panginoon. Amen po ba? And so na yung closing statement ngayon, ito po yung papaalala po sa atin. Nakatulad natin, yung mga kinikilala natin banal, mga santo sa ating ilang simbahan, sila din ay mga tao ng kasalanan. They were once sinners. Napakaganda ng story ni St. Augustine kung ating pumutukayan, kung ating pagbabasakin, kung ating pag-aaral ng pag-inilayan. Bakit? St. Augustine, masalimutan tayo ang harap. Marami siyang babae. Marami siyang bisyo. Ano po? Pero nasasakit siya sa ngayon sa kinikilalang santo o banal sa ating ilang simbahan. Bakit? Kasi nakilala niya at ilagal niya ang ating Panginoon sa Kristo, binago niya at nagbago ang kanyang buhay. Nabuhay siya ayon sa katawan ng Diyos, pinalipunan niya yung mga bagay na hindi niya aniaya sa paningin ng Diyos. Tanungin mo ngayon yung katawan. Harapin mo siya. Sabi mo kapatid. Kapatid! Masasabi mo ba? Masasabi mo ba? Na ang buhay mo. Na ang buhay mo. Sa ngayon. Sa ngayon. Ay pleasing. Para sa Diyos. Para sa Diyos. Ano kayo sa Diyos? Ayan. Ayan na. Nag-umisa lang ito kahiging. Kapatid, if we will try to re-examine in our lives, kung sa ngayon, kahanan namin ito sa Panginoon, nag-i-increase yung sacrifice niya ito. That is why, itong araw na ito, pinapaalala ko sa atin, that our life is meant to be holy, and to be offered to Jesus Christ. Na ang buhay po natin dapat sumitok tayo araw-araw mamuhay ng may kabanalan. Amen po? So, kung ating pumapalitan yung salita ng Diyos sa ating pinasa, ang sabi ko sa verse 15 na ito, kaya yung kung basa ka verse 1, kaya yung kung basa yung ulit, I have the right to do everything, you say, but not everything is beneficial. I have the right to do everything, but I will not be mastered by anything. So sa Tagalog po, sa verse 12, may magsasabi, malaya akong makagagawa ng kahit ano. Ngunit ang sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay ay nakapagbuti. Maaari ko rin sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako magpapaligid sa anumang bagay. So kung ating mo ng pag-inilayan, mga kapatid ko magulang, sabi nga, ito'y actually sulat niya gusto sa tao. Ano po? Ginagamit ang kanyang sarili sa mga takapag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 p
lang gawin ang kanyang tama ibigin ko. Lagi ko gawin kung ano ang bagay na gusto nito. Bakit? Kasi meron ako kalayaan. Sabihin niyo po, kalayaan. Kalayaan. Sa English? Kalayaan. Ah, ganyan ang mistake. Ito po yung topic natin for this afternoon. Freedom. Ano po, freedom? Tatanungin mo yung katabi ko. Sabi ko sa kanya, kapatid. Kapatid. Malaya ka na ba? Malaya ka na ba? Totally. Ano kayo sa kanya? Sigurado kaya tayo. Kapatid, gawag mo pina-assign sa diocese ng Cotabato or na dahil at sa Genside, ano po, at sa Pitabawan, kasi isang diocese yun. No, kami po yung nag-outreach sa isang bilanggutan, ano po, nakikapit ko itong pila. Nakikapit ko itong pila. Sabi ko nga sa mga preso na nandun, makakapit ako may naniniwala na ngayon, mag-uupisa kayong kalayan. Nag-invent silang lahat. So alam ko yung nilaimin nila at inaasahan nilang paglayan, yung physical na paglayan, na makakalansan nun sa rehas, ano po, na kanilang, na kung saan sila namamalangin, kung saan sila nakabulog. And so, after mo nung aking pag-share sa kanila, may isang bilang nung lumapit po sa akin. May ito yung bilang nung na ito. Ito yung tumatay mo na para coordinator sa loob. Ano, kasi meron din tayong mga coordinator sa loob, mga gabi. Ano po, na mga president, meron din silang sekretary, meron din silang assistant na coordinator. And dun po sa Coronadal, kompleto po ang banda dun sa loob. Kaya nakakabang mag-place yung worship po doon. So after ng aking fellowship sa loob ng bilangguan, may lumapit po sa akin. Lumapit sa akin yung coordinator sa loob at ang sabi niya,
right? Alam mo, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Dahil dito ko siya nilalang sa loob ng bilang buwan. Dito ko nakilala siya sa loob ng bilang buwan at dito ko nakaranas ng kalayaan. So, pati kung iisipin ako, hindi siya totally malaya kasi nandito siya sa pinitan, nandito siya sa gulungan. Pero kung pinuntungan niya yung kanyang sagat, sabi niya, dito ko nakaranas ng kalayaan. Bakit? Kasi brad, dito sa loob ng gulungan, hindi ako nag-worry, hindi ako nag-aalala na may papatay sa akin. Dito sa loob ng gulungan, hindi ako nag-aalala na mapapahama ko ang aking pamilya. Dito sa loob ng bilang buwan, hindi ako nag-aalala na makakasakit ako ng kapwa. Bakit? Kasi nakilala ko ang Diyos at alam ko, pinapalaya ko rin sa lahat ng mga alalagin. Amen po ba? Sa so, ngayon tayo na ito, mga brothers and sisters, maraming tao, please, may libalaya sa buto. Nakakagala. Nagtakapunta kayo sa mga gusto rin. Nagagawa kayo ang gusto ko rin. But emotionally, spiritually, and mentally, hindi sila malaya. Alam po. Bakit maraming tao na nababalo sa problema? Kasi hindi makalaya yung kanilang isip sa problema. Amen po ba? Kaya yung tanong natin kanina, are we totally free? Totally makalala yung malaya ng bawat isa sa atin. Well, definitely, hindi ba totally. Dahil higit sa lahat, spiritually, I believe you, brothers and sisters, meron pa rin mga bagay na hanggang sa ngayon, umipigil sa atin para tapos natin magawa ang kalong-along Diyos sa atin. In short, may mga bagay na umipigil sa atin para magbuhay kaya ang may kabahalan. And going back, ayon po sa instinct, ang mga banal na kagalan natin sa atin, pinagsibahan sa ngayon, sila ang mga tao na nabuhay ng malaya. Amen po. Sila ang mga tao na nabuhay ng malaya. So, ito pong freedom or kalayaan, ito ang pag-uusapan po natin sa ngayon. Dahil maraming ang maaaring makapag-misconceptualization bago makapag-misinterpret ito. Excuse me po. Language. Yeah. So, maraming maaaring makapag-misinterpret ito. Ano po kasi kung sinabi natin malaya, tignan po natin sa definition. May definition pala ko dito. Bakit ko pa hindi pa. So, sa dictionary, yung malaya, yung freedom, sa English ano, the power or right to act, speak, or think as one wants without hindrance or restraints. So, yung first definition, ano ba? The state of not being in prison or in state. Pangatlo, the state of not being subject to or affected by a particular undesirable thing. So, in short, ang freedom ng mga malayari na ang sabihin, ito yung malayari ko kung isang bagay na walang pinigil. Walang pinigil. Kakasama tayo. Maaaring maraming magsabi sa akin, Fred, malaya ko, magagawa ko, gusto ko, magagawa ko, kahit anong naisin ko. Pero sabi na po sa mga sa kami, hindi na ha, kung bagay ay ay tama. Hindi lahat ng bagay ay nakaruhuli. Hello po. Nakasunod tayo. So, ibig sabihin, yung freedom na ibinibigay sa ating ating Panginoon is not the idea na pwede ko gawin ang ano ng gusto nito. Kundi yung freedom na itinakalap sa ating ating Panginoon ay yung idea o yung bagay ko ka. Ano po? Na dapat mong gawin na malaya ang mga bagay na tama at mabuti. Mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Nakakasunod po tayo. O malaya ka pala eh. Malaya ang kumatay ng tao. Malaya ang 26 po eh. May kalayaan eh. Pero hindi. Tama. Hello. Nakakasunod tayo. Nalaman ko no, kung ako po ay nasa aming meron akong kaibigan na siman. So itong kaibigan kong siman na ito, hindi ko siya kasal. Although ibig siya sa kanya, girlfriend. So, sabi ko, Brad, paano nyo nag-maintain? No, yung relationship yung status nyo na LDR kayo, paano ka nagiging, paano ka nag-maintain? Ito yung sweetness mo sa kanya, paano ka nag-maintain yung maganda yung relationship? Sabi niya, Brad, totoo lang, pag nandito, magbait ako sa kanya. Pero pag nasa bato, hindi niya lang hinihagawa. Sabi niya, dahil pastor ka, pastor ang tawag ka sa akin, dahil pastor ka, nasasabi ko sa ito, ito ko lang kung kami pupuntahan ko, nagkakaroon na kami ng jawa. Sabi ko, Brad, napakabait ko.
Paglalaki ka lang yung sa ginagawa mo. Alam niyo, ang araw ko rin ko sabi niya, kasi malaki ako natin. Walang ibabatid sa akin. But the idea of freedom, yung idea ng malaki ang siya, mali. Amen po ba? Because freedom, o yung kalayaan, it entails loyalty, faithfulness, and responsibility. Ano po? Hello po. Sabi natin yung days, may kakamit po ito, may kamundo. Ibig sabihin, malaya ko gawin ang mga bagay dito sa mundo, pero kailangan mo panatilihin ang katapatan mo sa nagbisay ng kalayaan. Kailangan mo gawin ang tama. Kailangan mo gawin ang kabuni. Kailangan mo gawin ang kanunutan ng nagbisay ng kalayaan. Tanungin mo ito kami. Sabi mo kapatid? Ako kung mga kapatid. Ano kaya ko sa'yo? Kaya ko nagbigay ng Diyos ng Ten Commandments. Kaya may mga commandments sa Bible. Bakit? Ito ang sisibig gabay upang natin gagawin at susundin ang kalooban ng Diyos. Kapag lumagpas ka sa mga bagay na ito, kapatid, ibig sabihin, binabali mo yung kalayaan. Itinukulong mo ang iyong sarili. Bakit kasi nagkakasala ka? Hello? Hello? Tanungin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid. Kapatid. Kailan ka? Kailan ka? Huling humingi. Huling humingi. Ng kapatawaran. Ng kapatawaran. Sa Panginoon. Sa Panginoon. Kailan ka? Amen. Kailan ka huling humingi ng kapatawaran sa Panginoon? Amen. My dear brothers and sisters, always remember, na po natatangin ka natin, the ones na tayo mo is naked ng kasalanan, inaalis natin yung freedom na ibinigay ni Lord sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Nais na Panginoon, mabuhay tayo ng malaya, mabuhay tayo ng may kadalakan. Mabuhay tayo ng maluwag ang ating buong kalooban. Amen po ba? Kasi kapatid, kapag meron ang kasalanan na luwag, na hindi mo hindi kinatawag sa Panginoon, nandun yung feeling ng guilt. Hello? Nandun yung feeling ng guilt. Nandun yung feeling na hindi ko matutulungin ang konsensya mo. Nandun yung feeling na alam mo meron ginawang hindi tama, kaya naman, mababagal. Wala kang peace. Kapag wala kang peace, hindi sabihin hindi ka malaya. Amen po ba? Amen po. Amen. Mga nasa lingkod, isip ko po ba? Amen. Ayan, salamat ko sa kapatid ng isip ko na patungkol sa kingdom. So, pasalamin lang po natin ito. So, sa website 31, freedom is the power rooted in reason and will to act or not to act, to do this or that, and so perform deliberate actions of one's own responsibility. Take note, mga kapatid. Freedom is the power rooted in reason and will. Ibig sabihin, sa pagdadahilan, sa iyong reasoning, at sa iyong kalooban, ito na kaugat ang freedom. Kaya nga, sabi po niya na ito, to act or not to act, kung gagawa ka or hindi, to do this or that, and so perform deliberate actions on one's own responsibility. Ibig sabihin, ang mga bagay na ginagawa natin, regarding our freedom, kung ginagawa natin ito o hindi, ito ay karamihan natin. Ito ay responsibility po natin. Amen po ba? Hindi natin pwede sabihin na kaya ako naging mabiso dahil inaangatap na kaibigan. Kaya ako naging mabiso, kaya ako naging mabayo kasi iyaya ko naman ako. Kapatid, hindi po pwede sila kasi. Bakit? Freedom is rooted in reason and will. Ibig sabihin, gawin mo man o hindi ang isang bagay. Pag ginagawa mo sa bagay, kung ginagawa mo sa bagay, nakabase yan sa reasoning mo, nakabase yan sa kalooban mo, at responsibility mo ang bawat bagay na ginagawa mo.
na mag-disturb ako. Makapag-isip. Amen po ba? Above all creatures and above all beings, sa lahat ng tinilhati ko sa mundo, tayo lang ang kaya mag-isip. Tayo lang ang kaya mag-salita. Tayo lang ang kaya mag-design para sa ating mga sarili. Ang mga hayop kasi, ano po, hindi sila nag- they're not acting based on their reasoning. They are acting based on their instinct. Hello po? Sabihin ko ninyo instinct. Instinct. Yan. Sa mga hayop po, instinct. Kapag nagugutom sila, gano'n sila na pagkain. Pero ang tao kapag nagugutom, ako nang iisipin, saan ako kukuha ng pagkain? Saan ako kukuha pagbili ng pagkain? Paano ako makakakain? Ganun lang ang iisip ng tao. Pero ang mga hayop, kanilang instinct, pag nagugutom, kakain. Nakakasalot tayo. Nakakasalot tayo, mga kapatid. Hello? Yes. Ayan. So, pangalawang slide. Ano po? God created man a rational being, conferring with him the dignity of a person who can initiate and control his own actions. Who can initiate and control his own actions? Ibig sabihin yung mga bagay na ginagawa natin, nakokontrol natin ang ating mga sarili. Hello? Hello? Pero siguro ang tanong natin, Brad, paano yung mga bisyo na hindi maliwasan? Hindi mapigilan ang kanilang sarili. Pagkukontrol ko ba sa sarili? Yes, kapatid. Yes, na pag-aaralan ang pag-uwi daw sa bisyo. Pag-uwi daw hindi sa pera. Isang pag-uwi daw, pagtigil sa bisyo. Na pag-aaralan niya sa baba ng paraan. Sa pag-uwi. Ibig po ba? Nakakasalan ko tayo? So, God willed that man should be left in the hand of his own counsel. So, inalaw ng Diyos na ang ating pagdidesisyon sa ating mga sarili ay nakasalalay sa ating mga kamay. So that he might of his own accord seek his Creator and freely attain his full and blessed perfection by cleaving to him. So, nais ng Panginoon, inalaw ng Panginoon na magkaroon tayo sa sariling reasoning, magkaroon tayo sa sariling counsel, sa sariling pagdidesisyon sa ating mga sarili. Doon tayo ng kalayaan para tayo mismo, sabi naman, our own accord, tayo ang maghanap sa Panginoon. Hanapin natin siya sa ating buhay. See His Creator. Amen po. Ako ba'y naniniwala na natagpuan natin ang Diyos na lumikha sa atin? Kaya po kayo narin ito, kaya po kayo nakaupo dyan, dahil nais niyo na mas mapalagi ng pagkakaya niyo sa Kanya. Nais na ba ako sa atin na mas mapalagi ng pagkakakilala natin sa Panginoon? Nais natin na tayo yung mag-uusap sa pananampalataya. And so kapatid, use that freedom. Gamitin mo yung kalayaan na binigay sa inyong Diyos para hanapin mo siya ng hanapin sa iyong buhay. Para makuha mo siya sa iyong buhay. Amen po ba? Tanong, sabihin mo sa katabi mo, kapatid, lahat ng tao na nilahanap sa Panginoon, makakasubog. Amen po ba? Sabi nga sa Biblia, kung ba ito ka ay? Hanapin mo ang ikaw ay? Nakakasusun po. So kapatid, ano ba yung bagay na hinahanap natin sa ating mga? Ano po? If that is according to the will of the Lord, masusun po natin. Amen po ba? Next po. Ano po? Next slide po tayo. So, as long as freedom is not bound itself definitively to its ultimate good, which is God, there is the possibility of choosing between good and even, and thus, of growing in perfection or of failing in sinning. So, ano po ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin ko nito, mga kapatid ko'y magulang, kapag ang kalayaan ang ipinagalog sa atin ng Diyos ay hindi nakatungod sa Kanya, hindi nakamokus sa Kanyang kalayaan ang ibigay niya sa atin, meron tayo na ng Diyos. Maano makapag-tumi tayo ng good? Or makapag-tumi tayo ng even acts? Bakit? Kasi hindi ayon sa katulad ng Diyos yung kalayaan. Yung pagbuhay natin sa kalayaan ang binigay sa ating Diyos. Pero kung kalayaan mo ng buhay ayon sa kalooban ng Diyos, isa lang ang ipuliin mo. Ang kabutihan. Ang kabutihan. Tanungin mo yung katabi mo. Mabait ka ba? Mabayang sa loob. Hindi na lang iba kasagot. Bakit? Bakit hindi na lang iba kasagot? Kasi minsan mabait, minsan hindi. Minsan, mapagbigay, minsan, patago. Minsan, mapagkatawa, minsan, mapagkatawa.
ginagamit natin para sa ating ito. Lahat ng gagawin natin, mga kapatid, makakabuti. Makakasa tayo para sa ikabuti. Bakit? Kasi inaalim mo para sa kabuti. Lahat ng bagay na inaalim mo sa Panginoon, gusto mo the best. Gusto mo maganda. Gusto mo mabuti. Amen. Amen po ba? Amen. Nakakasunod tayo. So next po tayo no? Sa ilang slides lang naman po ito. So ito po maganda po. 1-7-3-3. The more one does what is good, the freer one becomes. The more na gumagawa tayo ng mabuti, the more na nagiging malaya tayo. Amen. That is certain. Sabi nga, definite mga kapatid. Kapag ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, mas nagiging malaya ka. Amen. Pero kung nag-focus ka sa kalooban ng Diyos, kung ginagawa mo hindi mabuti, yung mga sasama sa kapwa mo, yung di ayon sa kalooban ng Diyos, mas kinukulong mo sa sarili mo. Mas nagiging restricted ka. Hello. Amen. Ang mga tao mo, binatakasalanan, sila yung mga tao mapaghinala. Ang mga tao binatakasalanan, sila yung mga tao mapag-isip ng masama sa kapwa. Bakit? Kasi sila yung mga tao binabagabag ng kanilang konsensya. Hindi nila mapalaya ang kanilang sarili ay yung kalayaan. Ayaw din nilang ibigay sa kanilang kapwa. Sinitistis, sinisiraan sa kanilang kapwa, ginagawa ng kanilang maganda. Hello. Amen. Gising pa po ba kayo? Amen! Lahat ng gising po walang pa. Amen. The more one does what is good, the freer one becomes. Natandaan ko lang ngayon. Kaya nga po ito naging parang napabantayan ko, naging prinsipyo ko sa aking buhay. As long as ginagawa ko, kung ano ang mission ko, kung ano ang kalooban ng Diyos, wala kang dapat na ko. Amen. Wala kang dapat na pakinggan. Amen. Bakit? Kasi ikaw na lang naman gusto ng Diyos yung ginagawa ko. Amen. Pero kung hindi na kayo sa kalooban ng Diyos ang ginagawa ko, kapatid, makakaramos na ako niya. Dapat na ako ng sanity. Papagabangin ako ng konsensya ko niya. Hindi na ako makakatulong ng ayos. Bakit? Kasi alam ko, pinagagawa ako ng hindi. Ang over. In short, hindi ako nagiging malayo. Mentally, hindi ako nagiging malayo. Emotionally, hindi ako nagiging malayo. Spiritually, hindi ako nagiging malayo. Bakit? Kasi meron ako. Sa'yo. Amen po ba? Next po tayo, mga kapatid ko po lang. Next slide po. Freedom makes man responsible for his acts to the extent that they are voluntary. Ulitin po natin. Freedom makes man responsible for his acts to the extent that they are voluntary. Dahil ang freedom ng kalayaan ay hindi sa atin ng Diyos, hindi sa atin, responsable tayo sa mga bagay na ginagawa natin. Dahil lahat ng bagay na ginagawa natin, sabi nga, voluntary. Pag sinabing voluntary, consent natin, hindi consent ng kapwa natin. Hello? Hello? Amen. Hello? Amen. Yung pag-ibig mo nito, voluntary yan. Hindi sila nito mag-ibig ngayon. Meron kayo palayang mag-ibig at manahibig. But you choose to say amen, bakit? Nasa sa'yo na yun. Hindi ko na pilihan na lang. Kasi naman na nakataptong hilaw ko si brother. Not going back with your brothers and sisters. Ano po? Sabi nga yan, freedom makes man responsible for his acts. Ang kalayaan ng mga kapatid ko pag ulang, it makes us responsible for our own acts. Kaya kapag may napakahamang tao, ay ito dapat sa inyong niya kanyang sarili. Amen po ba? Siguro may factor din, kaya hindi siya nagagabayan ng ayos. Pero binigyan na tayo ng kanilang Diyos. Tayo po ang dapat pumili kung ang gagawin natin ay yung kabutihan o kasamaan. Tayo po ang pipili kung gagawin natin ang kalooban ng Diyos o hindi. Tayo ang pipili kung magkakasala tayo hindi. Amen po ba? Amen. Naniniwala po kung nagago tayo makagawa ng kasalanan. May tukso tayo. Hello? May tukso tayo. And I believe, we can recognize that temptation. Pero recognize mo yung tukso na yan eh. Pero kapag na-recognize mo na yung tukso, dadating ka na kayo sa point na mamimili ka. Magpapatukso ka ba? O iiwas ka? Hello? Amen. Harap ka sa katabi mo. Tanungin mo siya. Magpapatukso ka ba? Magpapatukso ka ba? O iiwas? Iiwas. Ano ba yung sagot niya?
Iiwas na nung papatok sa kalog. So, my dear brothers and sisters, always remember, ano po, dahil sa kalayaan binigay niyo sa atin, it makes us responsible for our own acts. Kaya nga po kapag nagkakasala tayo, ang Diyos na is niya nalangin tayo sa kanya para magpa-limits. Kasi because of our own reasoning and will, kaya tayo nagkakasala, kaya naman nais ng Diyos na magkaroon tayo ng initiative na tayo ang nalapit sa kanya para magpa-limits. Kasi kung isa rin tayo nag-iisip, kung isa rin tayo pag-i-decision, amen po, hindi tayo mga robot. Amen po ba? Hindi tayo mga robot, mga kapatid. Binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon, binigyan tayo ng intellect ng Panginoon. So, tatlong bagay po, mga kapatid po, magulang, nais ko po, patuloy natin mapagnilayan, patungkol po sa kalayaan, patungkol sa freedom. Ang una, ito po yung kanina po pag-nasabi. Freedom is not really freely doing what we want, but freely doing what is good and what is bad. Kapingin mo sa kanilang kapit na kapit. Sabihin mo sa kanilang kapatid. Pinsan. Kung ano ang tama. Kung ano ang mabuti. Ito ba? Yung mahirap ko. Pinagiwala ko ba kayo? Pinagiwala mga kapatid. Most of us, we might get hard to do what is good and what is bad. Mas madali pa po ka sana. Hello. Sabi nga, bakit masarap ang bako? Hello. Bakit daw masarap ang bako? Acidic yung tao. Mataas ang hyperacidity niya. Pero hindi sa tong drinks, hindi sa kape. Kung hyperacidic ka, bawal ka sa mataas ang acid content. Bawal ka sa soft drinks. Bawal ka sa kape. Bawal ka sa mamantika kahit. Hyperacidic ka. Pero kung ano ba yung bawal, yung pangyari? Masarap. Hello. Amen. High blood ka na. Pero binabanatan sa pestaan yung balat ng babo. Hello. Hello. May allergy ka sa hipon, sa mga singles. Pero sarap na kalimaki. Sarap na hipon. Sarap na sweet. Sarap na kusin. Bakit naman ito ay babal yung kayo? Masarap. So minsan, mga kapatid ko, pagulang, kung ano ba yung hindi kapag-dapat, bakit doon pa tayo masyadong naaatak? Kapatid, tatandaan natin na kapag ikaw ay nagsusunigap na makasunod sa kalooban ng Diyos, lahat gagawin sa tatas para masira ka. Amen po ba? Kaya nga sabi natin kanina mo, bago tayo magkasala, temptation po tayo. Dadating sa ating harapan ng temptation. Pero nasa sa akin ngayon, kung magpapatukso tayo po, lalabahin po tayo. Amen po ba? So don't look up, freedom is not really freely doing what we want. Hindi lang yung gusto natin, but freely doing what is good and what is right. Amen po ba? So sabi nga po, Colossians chapter 3, verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men. Kung ano man yung ginagawa mo, gawin mo ng buong puso na parang ginagawa mo para sa Panginoon. Hello? Hello? Kung ginagawa mo ang bagay para sa Panginoon, gagawin mo yung pinakatagas. Gagawin mo yung pinakamaganda. Gagawin mo yung pinakamahina. Amen po ba? Sa totoo lang, unawaan mo natin na talaga mga ating Panginoon sa Kristo ang ginagawin natin sa iyo, Palestina. Sa totoo lang, hindi natin tatanggapin ito sa Panginoon. Pero dahil may pagkailan niya, hindi precaution na ginagawa natin. So, bibigda ba tinatanggap ng madalay ng Palestine? Every time na tayo may dadaan sa tabernacle na nakagilaw yung sabi ni may laman yun, dapat na nag-gentify tayo. Lumunod tayo sa atin. Bakit? Kasi na-realize natin na si Kristo ang laman. Katulad sa kalayaan, pinagkakalong sa atin ang ating pagpapalit. Kung na-realize natin na ang freedom o kalayaan na mayroon tayo ay galing sa Diyos, hindi namin na nag-gabalitin para sa kasama. Amen. Nakakasalubong ko tayo. Amen. Harap ka sa katabi mo. Sabi ko sa kanya, kapatid. Kapatid. Maraming pagkakataon. Maraming pagkakataon. Ang patuloy. Ang patuloy. Na ibinibigay ng Diyos. Ibinibigay ng Diyos. Sa bawat isa sa atin. Sa bawat isa sa atin. Para tayo. Para tayo. Ay magbago. Ay magbago. At bumalik sa kanya. At bumalik sa kanya. Kagandaan pa rin. Maraming second chances ito.
Kung sa tao mo ng second chance lang, wala na. Sa Diyos mo pati hindi na umubos yung second chance. Pero huwag natin sumatagay. Amen po ba? Huwag natin sumatagay. Kasi kung alam mo na, hindi ginagawa ko at ginawa mo kaya, mas pabila ko magkakasalayan sa Panginoon. Sino ko mismo? Alam mo ng pali, kung ginawa ko ba, ang hindi nagkaroon sa akin. Amen po ba? Nakakasunod tayo, mga kapatid. Pakalawa, use your freedom to fulfill what God wants for you. Ayan. Gamitin mo ang kalayaan ng binigay ng Diyos para ma-fulfill pag sinabi natin ma-fulfill matupad. Tanungin mo yung katabi mo, may mga pangarap ka ba? Ano kayo sa dunya? Hindi naman, patay mo yung pangarap. Amen mo ba? Kung wala nang pangarap ka sa tao, sabihin, wala ka nakita at pag-asa ang tao eh. Pero the mere fact that we have dreams, we have hopes, may mga pangarap tayo sa ating mga buhay, ibig sabihin, nandun pa rin na nabubuhay tayo at susumikap. Ilagamit natin yung buhay natin para yung dreams natin ma-achieve po natin. And so, use this freedom. Gamitin natin yung kalayaan yung binibigay sa atin ng Diyos para makamit, ma-achieve, matupad yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. I believe, mga kapatid ko ng bulan, na the best ang katawan ng Lord para sa bawat sa atin. The best ang katawan ng Lord. No Friday po, no, kanina na-share ko ito sa for transformation. Yung kapatid ko po ay biglang nagtanong sa akin, no? Kuya, ano ang sistema ng pagpasok sa seminaryo? So nagulat ako, dahil I never expected him na magtatanong ng ganun. Kasi sa totoo lang, kapag niyaya si ni Mama sa akin, minsan sumasama, minsan din, wala yung ito na tumingin. So ako nalitriga ako, sabi ko sa kanya, bakit ko biglang nagtanong yan? Kasi kuya, namangha ako. Namangha ako dahil yung sinasabi ng God will provide, nangyari sa akin. This week at po, this past week, nangyari sa kanyang God will provide it. At namamahaba ko yan sa ginagawa ko pag-division. Sabi niya, kuya, nararamdaman ko na parang gusto ko pumasok sa seminaryo. Sabi ko sa kanya, nasa sa'yo yan. Pero walang nagpari na pumasok sa seminaryo na alam nilang magiging pari sila. Kasi yung seminaryo, kaya ka dyan ang perform, dyan mo rin i-discover kung ano talaga ang calling sa'yo na pag-ibig. So you have 10 years para mag-deserve kung ano kalooban ng Diyos para sa buhay mo. But going back, since nasa freedom mo tayo, no, sabi ko nga po sa kanya, malaya kang piliin kung ano ang tatahin mo bukas mo sa kanya. Kung para ka sa pagpapatay niya, gawin mo ng maayos sa karapat dapat sa pagiging Diyos. Kung ano yung mga nakita mo ba yung sample sa tatay natin kung kaya, subukan mo pagbuhin kapag magkakaroon pala ng pamilya. Pero kung magpapari ka, maging pagbuting pari ka. Also, use your freedom. Kapatid, use your freedom to fulfill what God wants for you. Kasi mas dalis ang tanong ng Diyos kaysa tanong natin. Amen. Mas dalis ang gusto ng Diyos kaysa gusto natin. Amen. Gusto mo kausin lang lang. Pero gusto pala ng Diyos bigyan ka ng part. Hello? Amen. Gusto na, ang gusto ko siguro, pag-jero lang. Pero gusto ng Diyos pala sa'yo, hindi mo siya. Hindi tayo, hindi mo siya. Dito pa sa mga ulo. So, in your brothers and sisters, the Lord wants the best for us. Yan po isa sa panalang palalanan. Yung mga nakaraan ko, no, biglang nag-chat mo sa akin. Kasi naman pressure siya. Sabi niya, ako po yung 25 years old na sa mga kaibigan ko, sa family ko, lagi natin ang tanong kailan ba ako mag-aasawa. So, sabi ko sa kanya, kapatid, yung pressure hindi mo nakuha yan. Pero ano ba talaga gusto? Ano ba talaga gusto? Kasi nang galing nito niya sa breakup ng ito ganyan. Sabi ko, kapatid, unahin mo munang i-build yung sarili mo at yung relationship mo sa Diyos. Kasi everything will fall down to life. Kung ayaw sa kalooban ng Diyos, ang mangyari sa Diyos. So, alam niyo, dear brothers and sisters, marami kapataan sa kayo na nagugulohan. Marami kapataan sa kayo ang sabihin natin, hindi nila alam kung ano ba talaga kanilang gusto, kung ano ba talaga gusto ni Lord para sa kanila. Perhaps, kaya sila nagugulohan kasi hindi nakasenter ang isip nila sa paglilingkod sa Diyos. Sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Kasi kung nakasentro ang aking kalooban sa paggawa ng kalooban ng Diyos, dadating na lang yung mga bagay ng gusto natin. Amen po? Pero hindi po sinasabi ko tayo humingi sa Panginoon. Gusto pa rin ang Diyos na humingi tayo sa Panginoon. But gradually, as we continuously pray, ito sa pagpapatuloy natin sa pagparang mananalangin,
unti-unti babaguhin ng Diyos ang laman ng puso niya. Amen. Amen po. Idadayan ni Lord sa kung ano man ang gusto niya at hindi lang ang gusto natin. Amen po ba? Amen. Nakasunod na tayo. So, sabi nga nila, Lord, use your freedom to fulfill what God wants for you. Not just to achieve your goals and dreams, but for God's purpose to be fulfilled in your life. Amen po ba? Amen. So, naalala po namin yung story ng prodigal son. Ano po? So, kung hindi niya yung kanyang mana sa kanyang tatay, binigyan siya ng freedom ng kanyang tatay. Nagyuguli, gamitin yung kayamanan, ibinahati sa kanya. Pero ginamit ba niya sa tama? Hindi. Ginamit po ba niya sa tama? Hindi. Kaya niya nalaman. Nasa Bible din. Ay, tama lang lang. So, ginamit niya sa hindi magandang paraan. Dinustay niya. Yes. Pababae, sa biso, sa alam, sa sugal. It ended up, naghihirap siya. Bakit? Kasi niya ginamit sa tama yung kalayaan niya hindi sa kanya. Pero kung ginamit niya sa tama yung mga kapatid ko at magulang, magiging mas masagana ko sa sakit ako. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. So, ang freedom, ang kalayaan po, nakabaloob ito sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Malaya ka maging masagana, kapatid. Malaya ka maging masaya. As long as ginagawa mo ang tama at mabuti at ang kalooban ng Diyos. Amen. Hindi ba tayo tapos sa pagmuli? Yes. Sa pagmuli, use your freedom to make pabuti na. Gamitin natin ang kalayaan ito, kapatid, para mabuhay tayo ng may kabanalan. Kapatid, kahilala na natin ang Panginoon. And gradually, God is revealing to us what He wanted for our lives to happen. Kunti-unti, inarinig ng Panginoon kung talaga yung dami na sa atin. Hindi one time, big time ang pagpapakilala ng Panginoon, kapatid. Gradually. Kasi kung one time, big time, ilalagay natin sa atin ang karunungan, mababagal tayo. We cannot conceive kung naman ang dami ng Diyos o ang isip ng Diyos. Kaya nga, ang langis ng Panginoon, araw-araw, lumalapit at nagtitiwala tayo sa kanya. Amen. Kasi araw-araw, ay pinapakilala ng Diyos sa kanya sa hindi sa bawat isa sa atin. Amen. Sa totoo lang ang hindi, bago ko matungan sa panawagan nito, bago ko matungan sa pagiging preacher, ang idea ko ng pag-inigit sa Panginoon, okay na ako sa pagsisiga. Okay na ako sa pag-attend ng Tuesday and Saturday. Okay na ako sa pag-attend ng Friday sa gawain sa akin. Magawa ko lang yung mga bagay niya, okay na ako. Nakasusunod ko ng kalooban ng Diyos. But gradually, sa pagtagal ko sa mission ko na ito, sa pagtagal ko sa pag-inigit ko sa Panginoon, doon ko unti-unti na nag-discover, mas marami na pala ang kaulugan ng pag-inigit sa Kristo. Amen. Kasi higit sa lahat, kailangan isinasabuhay mo yung iyong mapapakita. Amen. Sinusunod mo ang kanyang kalooban. Nagbubuhay ka ng may kabanalan. Nagpapatawad dapat. Hello. Amen. Hello. Amen. Isip mo ba kayo? Amen. Ano yung iyong katabi mo? Sabi mo sa kanyang kapatid. Kapatid. May galit ka pa ba? May galit ka pa ba? Sa puso mo. Sa puso mo. Ano kaya ang sagot? Wala na. O, mawawala na. So, with your brothers and sisters, use your freedom to live a holy life. Isa sa pinakamalaking bagay na umahan niyo sa akin para mabuhay tayo ng may kabanalan, ang pride. Pride is the root of all sins. Dahil sa pride, mawawala ng pride. Dahil sa pride, nakakasalan niya ng iyong kapwa. Bakit? Kasi kung wala kang pride na pag-iing, iisipin mo, yung mga bagay na gagawin mo ba makakasalit sa kapwa? Yung mga bagay na sasabihin mo ba makakasalit sa kapwa? Kasi mas nagiging sensitive ka sa feelings ng iba kapag wala kang pride. Pero kung tunog-tunog ka ng pride sa sarili mo, wala kang ito isipin ko niya, sige. Ito, karoon naman ko dapat na ilabas ko ito, wala kang bakit ko sila masaktan. Yun ang tao. Amen po ba? Babalikan po natin yung ibanghelyo sa araw na ito, yung Beatitudes. Mga katangian ng isang tao, inagbala. Mga katangian ng mga tao ng buhay ng may kabanalan. Blessed are the peacemakers. Blessed are those who mourn. Ano po? Inagbala ang mga tao, nagpapaalipin sa Diyos. Mga tao susunod sa kalooban ng Diyos. Mga mapagpapababa. Mga nagiging daan ng kapayapaan. Mga tao na nagunama. Mga tao na nagunod ng kasiyahan kagaan ng kalooban ng tao.
Bakit? Kasi pagpapalain sila ng Diyos. And so kapatid, dahil hindi na usapan natin, meron tayong choice na yun. To do the will of God or to do our own will. May choice tayo. Nasundin ang kalaban ng Panginoon o nag-iini yung kanigasan ng ating buhay. May choice tayo na makalaya o makalulo. Tanungin mo katabi mo, gusto mo ba? Gusto mo ba? Na makulong? Na makulong? Ano kaya siya mo? Tawag kayo, please. Anya po nga. So, when you want to choose first, choose to be free. Amen. Choose to be free. Piliin mo makalaya. Piliin mo makalaya pag sabi ko, piliin mo makalaya sa lahat na kaswede ng iyong buhay. Amen. Mentally, emotionally, spiritually, physically, piliin mo makalaya. Gawin mo kung anong tama, kung anong mabuti, at kung anong katuwagan ng Diyos. Mamunuhay ka ng araw-araw, maluwag sa pagkakas. Amen. Amen po ba? Amen. Gusto tayo po tayo lahat. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 4, wala po sa verse 1 hanggang sa verse 5. Ito po yung sulat ng Rusos at Babel, magpapaalala niya sa mga taga-Thessalonica. Christian brothers, we ask you, because of the Lord Jesus, to keep on living in a way that will please Him. I have already told you how to grow in the Christian life. The Lord Jesus gave us the right and the power to tell you what to do. God wants you to be holy. You must keep away from sex sins. God wants each of you to use His body in the right way by keeping it holy and by respecting it. You should not use it to please your own desires like the people who do not know God. So ito reminder ni St. Paul sa mga taga-Thessalonica. And ito rin yung gusto ko kung ipaalala para sa bawat isa sa atin. Ito po, dahil sa ating pagpapayon sa Kristo, pag sumikapan po natin mabuhay ng buhay that will please them. Kaya po sa pag-uumpisa natin ang tanong pag-ina, kung ngayon natin i-offer yung buhay natin kay Lord, magiging please kaya sa atin. So kung papalala natin sa San Pablo, magpapalala din mo para sa bawat isa sa atin. Hilang mo ng panood. Kung di ba kung sumikapan natin araw-araw, mabuhay ng may kamatalan. Mabuhay ng malalim. Mamuhay ng masaya. Itasa ko natin mga vehicles sa mga kapatid. Or rather, ilagay natin sa tapat ng ating mga kapatid. Sa habang po na ito, patuloy tayo ng tulog sa ating Panginoon. Magkakaisa po tayo sa pananalangin. At isama po natin sa ating closing prayer ang bansang Pilipinas. And I believe, so experiencing super life group. So, last night, actually, dahil ko siya dulo, po, dahil minumonitor ko din yung sitwasyon sa amin. Po, sinibalitaan ko na by this morning, na malapit ako sa Manila, kapatid ko sa Manila, at kanina nasa signal na mayroon na ito. Yung lugar kasi namin may bahay na po sa Pasay. So, dahil hindi ako makatulog, ulit-ulit ako mag-pray. So, hanggang sa nakatulog na naman, kabiyaya ng Panginoon. But, my brothers and sisters, ako pa'y naniniwala ko na makapangyarihan ng kakaisang padalang. Isama natin ang sa Pilipinas, isama natin ang ating mga mahal sa buhay, ang mga kaparating Pilipino. Gawa, gulatan sila ng ating Panginoon. Gawa, magkaroon ng gano'ng mga shorties. Gawa, magkaroon pa rin ng pag-asa ang mga pepo. And especially sa buong mundo, na tayo may ganap na nakarecover mula sa COVID. Tayo po'y magsiyok. Once again, gabi natin naman ang presensya ng Panginoon. Sa atin ang pagdating sa Kanya, let us ask the Lord to purify our hearts, to cleanse our minds, at may focus natin sa Kanya ang ating mga sarili sa ating paglalas. Sa kalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo ng Lord. At ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na lumikha sa langit at sa lupa. Ikaw ang Diyos na nagtatakda ng mga pagpapala at iba ng aming nararanasan. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw din ang Diyos na
pinaglaan ng magandang plano para sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa mga pagpapala. Salamat sa pag-iingat mo sa amin. Salamat dahil patuloy mo kaming tinatawag, binibigyan ng liwanag at direksyon ng aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil muli nga, kahit madalas kami nagkukulang sa iyo, hindi kami kukulang sa amin. Sa aming pananalangin, Panginoon, muli nagkakalis sa aming tumutulog at itinataas namin sa iyo, kahilingan ng bawat isang sa amin. Mga prayers na aming mga patid na kanilang yakap-yakap sa ngayon, Panginoon, naniniwala ako na hindi pa kanila naisulat ito. Alam mo na at babalik mo, Panginoon, ang pinaka-pinakilala ng bawat isa sa amin. Nasusuri mo ang laban ng aming mga puso, nalalaman mo ang mga bagay na pinaka-inanalis mo natin. At sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, naniniwala ko na sa tamang panahon mo at pagkakataon mo, dating sa amin ang mga biyaya nito. And we pray, Lord, nawa ang aming mga mahal sa buhay, patuloy mo rin pong ingatan. Pinagka sila sa lahat ng uri ng mababakan. Pagbalay ang araw-araw ng kanilang pagbubuhay, Panginoon. Provide everything that they did every day. Especially, we pray for the whole Philippines, Lord. Ang aming mga kababayan sa may maranas ng pagyo, loobin mo, Panginoon, na proteksyon na ng kanilang bawat dahan. Pakailan ang bawat mo sa puso kanilang. Nawa malipos ng bagyo na ito, Panginoon, nalikas sila at pagbanhati at magkaroon pa rin ng panahon para kaya sa iyo, Panginoon. Sa panahon na ito, ang Diyos, kami pinagkakayos ng mga dalangin, nawa, protektahan mo po ang mga sa iyo. At tumutun, Panginoon, dalangin namin sa iyo, na naway ka ng pangkalaya mula sa panahon ng coronavirus ng COVID. Nang sabihin mo, kapatid kasi ng panahon, Panginoon, muli maibalik ang malawang pagdating sa bawat dalangin ng mga tao. Muling malaya ang kapag-uri sa iyo ang iyong mga lingkod, ang mga anak mo na patuloy mo din tinatawag. Lahat ng ito, Panginoon, ipinagkakatiwala mo namin sa iyong mga kapatid. Aangkin namin na sa aming pananalangin ng ito at sa tulong ng pananalangin ng aming ilang pwede si Maria. Ngayon pa lamang, Panginoon, tinutugon mo na ang aming mga panalangin. Ngayon pa lamang, Panginoon, iniingatan mo na ang bansang Pilipinas at ililigtas mo ang aming mga kapwa Pilipino. Ito pong aming isang mga panalangin sa pangalan ng Jesus, sa kalamangan ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Lahat ng malaya ang umapalambak sa Panginoon. Pagpapalambak sa mga kapatid ng Bulan, dahil sa ito, ang hinahuli natin ang ating pagpapalambak. Sa kakarapin niyo na tabi mo sa mga sa kanyang kapatid, I claim, malaya ka na. Malaya ka na. Sa lahat. Sa lahat. Nang alalahani. Malaya ka na. Malaya ka na. Sa lahat. Sa lahat. Ng problema. Malaya ka na. Malaya ka na. Sa lahat. Sa lahat. Ng utang. Ng utang. Ano pong sagot? Amen! Ang malaya ang mapalambak sa pera ng mga kapatid. Ang hindi na natin ang matulungan. Tayo ay malaya.